Ayoko ipapaalam nyo kahit kanino na dito tayo lumipat. At huwag na huwag nyo ipamimigay ang bago natin telepono rito. Bago nyo sabihin sa mga kaibigan ninyo, ipagpaalam nyo muna sa akin. Oras na may maligaw dito na dagang taga-squatter, mananagot sa akin ang nagbigay sa kanya ng address. At hindi ko kayo tinatakot. Binabalaan ko kayo. At ikaw, Via, subukan mo lang na sabihin sa kanya kung saan ka nakatira. Pagtungtong pa lang ng paa niya rito sa pamamahay na to, bala ay sasalubong ko sa kanya. At sinisiguro ko sa'yo, hindi siya sasantuhin ng baril ko. At hindi ako nagpipiro. Kaya ni Gabriel si Via? Sana napakiusapan niyang huwag umalis. Pero Magda, ikaw mismo pwede mong pigilan si Via eh. May karapatan ka, ina ka ng bata. Siya ang ama at may karapatan din siya. Maaari niyang gawin ang anumang ibigin niya. Pero kung ipaglaban mo yung karapatan mo, kaya mo siyang pigilan. Anong laban ko sa pera ni Fernando? Katotohanan, yun ang malakas mong panlaban sa pamilya Pereira. Yan na pala sila eh. Magda, tulog ka na rin. Tenga ka na. Paano kung makakatulog? Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, para akong binabangungot kapag nakikita ko ang mukha ni Via. Napakatanga ko. Nasa harap ko na siya. Eh, hindi ko man lang nasabi sa kanyang mahal ko siya. Sa bawat yakap, sa bawat sulyap, puro panakaw. Magda, may awa ang Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Paano kung dalhin ulit ni Fernando sa Amerika si Via at hindi ko na siya makita muli? Neil, pakisagot mo yung telepono. Nagrasa pa yung kamay ko eh. Hello? Hello, pwede ba makausap si Gabriel? Sino to? Si Via. Via? Sandali lang ha, tatawagin ko lang si Gabriel. Sandali lang. Gabriel. Via.
Hello? Para wala naman eh. Hindi para si Via ni. Hello? Via, Via? Sino may sabi sa iyo gumamit ng telepono? Pero hindi ginamit yung phone eh. Ito na ang wrong number. Ay, kuya, nandito ka na. Selena, bakit mo pinababayaan si Via ang sumagot sa telepono? Di ba sinabi ko sa inyo na huwag niyo siyang pahawakin ang telepono? Kuya, naiwan ko lang naman kasi siya eh. Hindi ko naman alam na gagamit ng telepono. Hindi na mauulit, kuya. Dapat lang! Dahil oras na mahuli kong gumagamit na naman yan ng telepono, ipapuputol ko yan! At ikaw naman, huwag na huwag mo akong lulukohin. Oras na niloko mo na naman ako, ikakandado na kita sa kwarto mo. Ni garden o sala ng pamamahay na to, hindi mo makikita. Makakalabas ka lamang ng kwarto mo kung ikakasal ka na sa lalaking gusto kong mapangasawa mo. Naintindihan mo? Si Michael? Oo eh. Hindi ba siya nagagawi dyan? Hinanap ko na kasi sa mga kaibigan niya eh, pero talagang wala. Hindi ko makita. Hindi ko pa rin nga siya nakikita eh. Dumalo ho siya. Sandali lang po. Nandito mami ko. Mami, nanay ni Michael. Hello? Oo, pero umalis siya kagad eh. Alam niyo bang may problema si Michael sa daddy niya? Oo, pero paano niyo nalaman? Nabanggit niya sa akin minsan. Oo nga eh. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Naiipit ako. Mahal ko ang asawa ko, mahal ko rin ang anak ko. Pero talagang hindi sila nagkakasundo. Naiiwan ako sa gitna. Eh, bakit hindi niyo kausapin ang asawa niyo? Ipaintindi niyo sa kanya nangyayari kay Michael. Kayo naman ang tunay na nakakaalam ng nararamdaman niya, hindi ba? Diyos ko, asa na kaya ang batang iyan? Pag may nangyari sa anak ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Asa na kaya nagpunta ang batang iyon? Ikaw si Michael, ano? Kayo ba si Tita Agnes ni Ms. Rodrigo? Naikwento sa akin ni Corazon ang problema mo. Alam mo, natatawa nga ako. Parehong-pareho kayo ni Corazon na naging problema noon. Galit siya sa kanyang ama dahil dinidiktahan ang kanyang buhay. Dito siya nagpupunta para makapag-isip. Kaya ho pala dito niya ako pinapunta sa inyo eh. At saka hindi lamang naman sa ama ang problema mo, kundi pati sa pag-ibig. Paano yun naman nalaman yan? Naikwento rin sa akin ni Corazon. At saka nakikita naman sa mata mo eh. Hi, Auntie! Siya si Winnie, pamangking ko. Dito siya nakatira mula nang magpunta ang mga magagulang niya sa Amerika. You must be Michael. Hi. Hindi ako sumama, ayoko nang sumama. Ikaw yung kwento mo. Mahabang istorya. Mabuti pa pakainin natin siya ng tanghalian, ha? At doon na lang kayo magkwentuhan. Oo ba? Basta promise kikwento mo sa akin. Michael,
umalis ka yata. Ah, wala. Humihinga-hinga lang. Alam mo, sarap pala ng pakiramdam eh, no? Kung minsan, ititigil mo lahat ng ginagawa mo. Alisin mo lahat sa isip mo yung mga problema. Parang hanggang ng pakiramdam. Oo naman. Kaya nga kahit na malayo itong bahay ng auntie sa Maynila, gusto ko pa rin dito. Yung kinikwento mo kanina, si... Ano pangalan nun? Via? Ano itsura niya? Maganda ba siya? Hindi lang siya maganda. Mabait pa. Ang swerte naman ni Via. May nagmamahal sa kanya na katulad mo. Alam mo, kung meron na lalaki na magmamahal sa akin ng ganyan, katulad mo, hindi ka na pakakawalan. Bihira na kasi sa mundo na to. Bihira ng mga lalaking katulad mo. Michael, may tawag ka sa telepono. Si Corazon. Excuse me, ah. Hello? Michael, bakit hindi mo sinabi hindi ka nagpaalam sa mami mo nang umalis ka? Tumawag siya kanina. Hindi ko nga alam kung ano yung sasagot ko eh. Tita, pasensya na po kayo ha. Kung hindi ko nasabi sa inyo. Kasi hindi naman ako magtatagal dito eh. At saka, nag-iwan naman po ako ng sulat sa kanya eh. Nababalik agad ako. Michael, ano ba naman yon? Baka naman pati ako sumapit dyan. Nakakaya sa mami mo, nag-aalala siya sa'yo. Tita, ako na lang ho, bahalang umayos sa mami ko. Basta lang ang pangako niyo, huwag niyong sasabihin sa kanya. Kasi baka pabalikin uli kagad ako nun eh. Sige na tita, umawa na kayo. Pangako niyo, huwag niyong sasabihin. Ako talagang bahalang mag-ayos. Huwag ko kayong mag-alala. O sige, pero ayusin mo kagad ha. Ayokong malagay sa alanganin eh. Pero gusto kitang tulungan talaga. O sige, tita. Maraming mong salamat. Sige po. O sige, Michael. Akala ko ba hindi niyo alam kung nasaan si Michael? Kaya nagsinangaling sa akin sa nanay niya. Kahilingan niyo ni Michael, kaya nire-respeto ko. Mali yun, di ba, Mami? Nag-aalala niya mga tao. Naiintindihan kong katayuan niya. Pinagdaanan ko lahat yun. Alam ko kung gaano kabigat ang problema niya. Kaya ka nga nawala sa akin eh. Kung meron nga lang, sana ako masasandala nun. Hindi tayo nagkahiwalay. Di ba ikaw rin? Kaya ka naglayas? Gusto mo mapag-isa at mag-isip kung paano mo ayusin ang problema mo. Ganon din si Michael. Kaya pabayaan na natin siya. Total, sandali lang naman daw. Tawagan na niya mami niya. Hello? Hello, Gabriel. Via! Akala ko dinala ka na sa Amerika. Akala ko iniwan mo na ako. Hindi, kaya nga ako tumawag eh. Gabriel, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, andito pa rin ako at hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Teka, Via. Pwede ba kita makita? Hindi, wag muna. Delikado ngayon eh. Matindi ang galit sa'yo ng daddy. Kailan? Hindi ko alam. Basta tatawag-tawagan na lang kita dyan, ha? Saan kayo nakatira? Andito ako. Sinasabi ko na nga, be. Ang tigas ng ulo mo! Hindi ka naman dala. Halika! Doon ka sa kwarto mo! Dad! Via! Via! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapag
bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang natarama para pang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan mula sa puso ay Yeah.